Welcome po sa second installment in our series of videos on pregnancy in the new normal. In this video po, magbibigay po ako ng mga tips sa mga pregnant women natin na nasa bahay nila. So first po, during your teleconsultation with your OB, kakamustahin niya yung baby niyo. So isang way niya na sasabihin niya is by fetal kick counts. So, limbawa, yung times na gising si baby, mga 4 times a day, gawin niyo, wala pang isang oras, may mga 10 sipa na si baby or galaw, hindi niyo na po kailangan magbilang hanggang matapos yung isang oras. Pero halimbawa, lumipas na yung 1 hour, wala pang 10 movements yung baby, extend nyo another hour. In 2 hours, required talaga siya na may 10 movements. Pag wala siyang 10 movements in 2 hours, dapat inotify nyo na yung OB nyo kasi isa po yung cause for concern. Or another way is alamin nyo po yung baseline movements ng baby nyo in a day kung anong usual time niya na nagising siya, na malikot siya. Pero limbawa, napansin nyo, kinabukasan, parang bawas yung galaw ng baby ko, hindi siya as active as the day before or yung usual niya. Dapat, inotify niyo rin agad yung OB niyo pag may ganun. Kasi baka may nangyayari po sa loob na hindi okay sa baby, kaya ganun ang dalang ng galaw niya. Or i-check niyo rin yung sarili niyo kasi naman baka gutom kayo or hindi kayo masyadong nakahydrate, medyo dehydrated. Pwede rin yung maging cause bakit hindi as active si baby. Or halimbawa, sobrang napakain kayo ng madami, sobrang taas ang sugar nyo. Or sobrang nagutom naman kayo, mababa ang sugar nyo. Pwede hindi as active yung baby. Or check nyo rin, baka nakahiga kayo na nag-monitor kayo. Kasi pag nakahiga kayo, malaki na yung mattress nyo. May naiipit na malaking ugat doon na kung saan nanggagaling yung mga oxygen at nutrients ng baby. Kaya pag na-pipi yun, edi pwedeng hindi as active si baby. So pwede nyong gawin is tumagilid kayo. Pag malaman nyo bandang sa kaliwa daw mas okay. Pero pag nangawit na kayo, pwede naman pong lumipat sa bandang kanan. Okay lang yun. Basta po ang idea is hindi na iipit ng malaking mattress nyo yung ugat na malaki na yun dun sa tiyan nyo. So, pangalawa, tatanungin din kayo ng OB nyo, may hilab ba ngayon? So, yung hilab, yun yung uterine contractions. Pag nangyari yun, before 37 weeks, sign of preterm labor pa yun. Pero pag nangyari naman yun, 37 weeks onwards, pwede na magkaroon ng gano'n. Normal na magkahilab, lalo na kung malapit na palang manganak. So, ano yung mga characteristics ng hilab na tatanungin sa inyo? So, tatanungin kayo ng frequency ng hilab nyo. So, halimbawa, hindi na lumilipas yung oras. Diba? Kada oras merong hilab, medyo bantayan nyo na yun. Lalo na kung mas naging madalas na, halimbawa, every 30 minutes. O, tapos naging every 15 minutes, every 10 to 15 minutes. Tapos, lalo na kung every 5 minutes, baka talagang nasa true labor na kayo. Pero kung nangyayari yun, before 37 weeks, magsabi po kayo agad kasi hindi nyo pa ho yun kabuhanan. So next, pag may bleeding, isa rin yun, syempre, nababantayan. Kung wala pa kayong kabuhanan that time, hindi po okay na mag-bleed kayo. Kasi pwedeng sign yun ng preterm labor or baka yung inunan nyo may issue po dyan, hindi nakapwesto, may mga ganun po. Pero halimbawa, kabuhanan na, tas wala naman kayong mga problema sa pwesto ng inunan or iba pang na-identify sa inyo, pwede siyang maging sign na nag-uumpisang labor. Pag
mga spotting lang na mga nasa kabuwanan na, medyo acceptable yun. Pwede nyo pong i-notify ang OB nyo. Hindi naman agad-agad kailangan na pumunta ng ER. Pwede ko kayo magsabi sa OB nyo muna. Pero halimbawa, sobrang lakas, dami ng dugo na lumabas sa inyo sa time ng kabuwanan, hindi po yun acceptable. Kailangan ma-notify agad ang OB and then malamang ER na po agad ang punta. Tapos, isa pa pong babantayan nyo, syempre yung panubigan or may na-feel kayong basa sa panty nyo, hindi naman kayo umihi. Regardless kung anong time of gestation nyo, importante na i-report nyo yun, lalo na kung wala sa kabuwanan. Isang madalas na tanong ng pasyente dito is, paano ba i-differentiate yung pag-ihi sa watery vaginal discharge pag pumutok na or naglilik na yung amniotic bag? Usually, pag na-feel nyo na may basa, tas hindi naman talaga kayo umihi, alam nyo naman kung umiihi talaga eh. Kung umihi talaga kayo that time, pwedeng urine lang yun. Pero kung wala talagang instant na umihi kayo that time pero basa ang panty nyo, pwedeng konti lang na panakanak ang pagbabasa or minsan malakas, pwedeng sign na yun na pumutok yung panubigan or nagli-leak yung panubigan. So during the teleconsultation din, or yung kahit yung time na nasa bahay kayo, maganda po na meron kayong mga aparato makakatulong sa pag-monitor sa inyo pati sa baby. So, una, yung BP apparatus. Siyempre, importante po sa buntis, mamonitor ang BP niya kasi siyempre may mga times na tumataas na hindi healthy for the pregnancy. Delikado. Siyempre, between manual and digital BP apparatus, mas ideal ang manual BP apparatus. Pero kung, make sure ah, calibrated po yun. Pero kung hindi available ang manual BP apparatus, pwede na rin ang digital. May mga okay naman na brands. Mas okay lang ang yung digital BP na ginagamit sa upper arm kesa dun sa wrist. Mas accurate po yun. So, yun po yung okay. And make sure pag kinunan po kayo ng BP, relax kayo. Hindi kakakain lang or kakalakad ng mahaba or kakatakbo. Dapat relax kayo nito, mga kung naglakad kayo, mag-relax kayo for mga 15 to 30 minutes para po sigurado na hindi maging falsely elevated ang BP nyo. Tapos, syempre, dahil nga COVID ngayon, importante sa mga households na mayroong mga thermometers. Kasi any instant na mayroong kayong feeling nyo, sinisinat kayo, kunin nyo agad yung thermometer nyo para po sigurado. Ha? And then, isa pa is your weighing scale. Kasi ngayon, nabihira nga lang ang check-up yung face-to-face with your OB na madalas teleconsultation lang. Isang way namin para malaman na nag-grow naman yung baby is kung nag-gain kayo ng weight. So, hindi po ibig sabihin na sinabi ko na okay lang kayo mag-gain ng weight, mag-gain na kayo ng weight kahit gano'ng kalaki, hindi po yun. May mga recommended na number of kilograms for mga women depende sa BMI nila pre-pregnant. Isang question ngayon is, okay ba kung meron din kaming fetal Doppler sa bahay, yung mga buntis? Actually, hindi naman kayo required or hindi nga siya actually recommended kasi nga may hindi po talaga trained yung mga nasa bahay kung non-medical sila mag-detect ng fetal heart sounds na totoo. Minsan po kasi may nade-detect silang sound. Akala nila fetal heart tones pa yun. Pero meron pa po kasi ibang sounds na pwedeng makatch dun sa fetal Doppler na pwedeng yung pala ugat nyo yun. Na nadedetectan din ng mga pulse rate. Yun yung naririnig sa Doppler, hindi yung sa baby. So, akala nyo may heartbeat, okay naman. Yung pala, pwedeng wala na. So, instead of the fetal Doppler, ang parang ini-expect namin from you is make sure you take note of the fetal kicks. Okay na po yun for monitoring the baby.
Ihabol ko lang din po pala dun pa rin sa hilab o yung uterine contractions. Idagdag ko lang po sa characteristics, important din po kasi to. Nung residency po kasi kami, nung tinuturuan pa lang kami mag-monitor na nagli-labor, ito po yung guide namin para malaman namin kung ano na bang lakas ng hilab ng pasyente. So ang gawin po ninyo, ito po yung tuktok ng tiyan, yun yung fundus ng matres kung tawagin. Hawakan po ninyo yung tuktok ng matres na yon, tapos yung isang daliri nyo dito sa ilong. Kapag kasing tigas po ng ilong, mild pa lang yon na contractions. Yung kung ganun ang feel din dun sa tuktok ng tiyan. Pag ang feel ng hilab is ganito katigas tulad ng sa baba, yun po yung moderate contractions. Pero kapag kasing tigas na po siya ng noo, yung tuktok na siya, ibig sabihin malakas na po na contractions yun or yung strong contractions. So baka po pumapalo na ng active labor ang pasyente. So ganun nyo po siya titingnan. Sa laboratory tests naman po, same lang ang mga nire-request ng mga OB nyo as pre-COVID sa ngayong COVID. Ang pinagkaiba lang is yung dagdag na nasal swab COVID-19 RT-PCR test. Sa mga supplements naman po, same lang din as the pre-COVID ang nire-reseta ng mga OB. So folic acid sa first trimester, kasabay na yung calcium, and multivitamins. Pagdating ng second trimester, yung iron naman. Tuloy-tuloy lang din that time yung calcium and yung multivitamins. So yun po yung minimum requirements sa mga supplements. Kung gusto po ninyo magdagdag ng DHA or ng vitamin D, pwede naman po, wala naman pong harm kung idadagdag nyo yun, pwede nyo i-take as desired. And to boost your immune system, kung gusto nyo rin, hindi rin din required, pero pwede naman, is i-supplement nyo rin with vitamin C with zinc. So sa mga vaccines naman po, ganun din, same as the pre-COVID times. So yung flu, anytime, ibigay, pwede. Basta mag-fall dun sa flu season. Yung Tdap, or yung tetanus, diphtheria, and pertussis, na binibigay between 27 weeks and 36 weeks. At may mga iba pang vaccines na pwede, like for example, yung hepatitis B vaccine, kung wala pong kayong immunity detected sa test, pwede ibigay. And mga pneumococcal vaccines, kung nasa high risk group kayo na pwedeng, na kailangan bigyan ng pneumococcal vaccines. Yung mga live vaccines like MMR or yung para sa tigdas and yung varicella or yung sa bulutong or chickenpox, hindi po binibigay during pregnancy. So sa diet naman po, so imagine niyo po yung plato nyo. Yung half ng plato nyo are composed of your vegetables and fruits. Sa mga fruits po, iwasan lang din po ninyo yung mga sweet ang varieties like yung mangoes and watermelon. Kasi pwede pong makataas ng sugar levels nyo, mag-lead to gestational diabetes. And then, yung 1/4 po ng plate nyo are composed of carbohydrates. So sa carbs, kung mamimili po kayo, mas okay ang brown carbs kesa sa white carbs. Anong ibig sabihin? So, mas okay po kung may choice between my choice of brown rice over white rice, wheat bread over white bread, or kung feel yung mag-take ng konting sugar, brown sugar over white sugar. Yun po yung mas okay. Yung other 1/4 naman po should be composed of your healthy protein and fats. So sa protein naman, kabaligtaran. Mas okay ang white protein versus colored protein. So, ano yung mga white protein? Yung white meat like sa chicken, sa fish, yung egg whites, versus yung mga red meats nyo or yung mga processed meats like your tocino, hindi po yun healthy for you. And syempre, lalo na sa baby. Iwasan po ang junk foods kasi kayo lang ang nabubusog, hindi po yung bata, wala po siyang nakukuha dun.
So, ano pa, pwede nyo pong, at recommended pala kayo, increase ang oral fluid intake nyo. Make sure meron po kayong at least 2.5 to 3 liters of water a day na intake. Kasama din, pwede rin yung milk. Recommended din yun. One glass of milk twice a day. Yung fluid intake po pala ha, hindi po yan lahat applicable sa lahat ng pregnant. Especially kung may sakit po kayong hypertension or heart disease, medyo nililimitahan po yung tubig. So, ito po sa mga wala pong complications sa pregnancy. So, yan po yung mga tips na pwede niyo pong magamit ngayon na pregnant kayo, sa bahay, kahit na pandemic. Makakatulong po sana yan na ma-maintain ang healthy and safe pregnancy ninyo for you and the baby. Thank you for watching! Hope you learned something from this video. If there are any other topics that you want to discuss here, comment down below. And please subscribe to this channel so you get updated with my latest videos. See you!